Hello, what's up? This is Qotman. Alam niyo ba na yung binibigay sa atin ng mga routers? Mga routers, mga default routers na pinibigay sa atin kapag nagpapakonect tayo ng internet from PLDT, Converge, Smart, Globe, so on and so forth. Alam niyo ba na yung binibigay sa atin ng mga routers is for basic use lang. Basic use and basically low-end yun. Kung smartphone siya, ikukumpara low-end na low-end po siya. Limited lang ang kaya niyang pagsabay-sabay na device. And if ever man kaya niyang pagsabay ng device, hindi consistent yung binibigay niyang signal. And that is why naghanap ako a few months ago nung router. And nahanap ko yung Xiaomi router na merong 5 GHz support with Wi-Fi 6. So the problem is, hindi po reliable yung Wi-Fi 5 GHz niya. For some reason, hindi ko alam ba't napuputol-putol. So I decided na palitan na lang. And I found one from TP-Link actually. TP-Link, which is the Mercusys AX3000. So, na-unbox ko na siya actually and ginagamit ko na rin siya. And I have tested it solid na talaga. Okay, within a week, nasa 5 GHz lang ako the whole time. Yung mga kasama ko sa bahay, nilagay ko sa 2.4 GHz. But my devices, my laptop, my smartphones, my iPhones, my Infinix Note 8, lahat po ikinunay ko kay Mercusys. Okay, under po nga pala si Mercusys ng TP-Link. So yes, kung hindi nyo kilala si Mercusys, possible na kilala nyo si TP-Link. So, ito po ang aking review sa kanya. Hindi ko na to sana gagawa ng review pero dahil maganda siya, I think it deserves a review and I think makakatulong to sa mga naghahanap ng router. Good router na tad-tad ng features. And speaking of features, isa-isay natin po yan. At least sa mga na-test ko lang na features, okay? So, let's start. So as you can see dito, nakakonect na tayo kay Mercusys at sa 5 GHz po tayo. Nakasarado po ang pinto, okay lang. Kasi kay Xiaomi hindi pwede kusarado yung pinto and talaga napuputol, mawala yung connection eh. Pero dito kay Mercusys nakikita nyo, solid po yung full bars po niya. Solid po at saka hindi po ako nagkakaproblema sa 5 GHz connection po niya. So ang laki ng difference, I don't know why, pero I was expecting malaki kay Xiaomi but TP-Link Mercusys. AX3000 po yung model niya. AX3000 yan. Solid. Okay, papakita ko na lang sa inyo para mas ma-idea kayo, okay? So, ayan, makikita nyo po sa screen, ang specs po niya nga pala, bago tayo dumiretso, ayan po ang specs niya. Ayan, okay? Si Mercusys AX3000 po ay mayroong Qualcomm Dual-core processor. Say, yes, Qualcomm po ito. So, matipid na sa power, reliable pa sa performance. Supported po niya ang 2.4 GHz at 5 GHz. Dual band po siya. Compatible with 11AX, AC, ABGN, Wi-Fi standards. Meron po siyang apat na fixed omnidirectional antenna. Meron din po siyang apat na ports, 1GB po na one port and 3GB na LAN ports. Supported din niya ang OFDMA. So goods to kung meron kayong mga smart home, smart appliances. Supported din niya ang MU-MIMO or MIMO. MU-MIMO. Para saan to? Ito po yun, ito naman po yung kapag nagda-download kayo ng sabay-sabay na maraming devices at saka kaya niya pong i-balance lahat ng walang nangunguhula. Meron po siyang ganon. Basta masyadong technical po yan pero basically simplified ganon po ang kaya niyang gawin. Supported din po niya 160 MHz channel. Supported din po niya 1024 QAM. Well, actually more on ano yan eh, sa data na pinapadala sa mga devices. Meron din po siyang smart connect. Supported po niyang access point mode at router mode. Okay? So, ito yung gusto ko na part actually sa kanya. Kasi, pwede po siyang gawing Wi-Fi extender or pwede nyo rin siyang gawing main router. Kayo nang bahala doon sa discarte niyo. Pero, either way, pwede po siyang gamitin sa ganung paraan. Understood? Ang pinaka gusto ko rito na part, supported na po niya ang WPA3 personal. Okay? So, from basic na WEP, WPA, WPA2, then meron din siyang WPA3 personal, which is mas mataas po ang security feature niya. Hindi siya basta-basta na-hack. Okay? Supported din po niya ang guest network. Papakita ko sa inyo yan mamaya. Firewall Protection and VPN Support. Okay? Punta muna tayo sa looks and design. Sa looks and design, makita nyo dyan sa screen. Very modern po and combination of matte and glossy black niya. Gagandahan ako dyan, para siyang robot actually. Tapos yung crisscross pattern niya, although nakakaganda sa kanya, pero may purpose talaga yung crisscross pattern niya. Kung napapansin nyo, may mga butas-butas which is nagiging daanan ng hangin, which also avoid na mag-overheating siya. So, solid po. Maganda na yung design. Dual purpose pa siya. Nakakapagbawas siya ng overheating kasi nakaka-circulate na maayos ang hangin sa loob. Wala po siyang power button. So, once na sinaksak nyo po siya, automatic naka-on na siya agad. Meron lamang siya reset and WPS button. Magaan lang po siya sa kamay. Magaan lang po siya. Actually, solid. Magaan lang talaga siya.
at saka average lang naman yung size ng body niya. So basically kahit saan nyo po pwede ilagay, okay lang. Hindi po siya ganun ka matakaw sa espasyo. So napaka basic po niya, straightforward po talaga. And speaking of straightforward, punta naman tayo sa mga features niya na sobrang simplified lang din. Kahit sino actually madaling matutunan o ma-familiarize ang sarili niya once na nakapasok po kayo sa kanyang pinaka-web interface. So pupunta po tayo sa web interface niya. Pagpupunta po tayo sa web interface niya, type lang natin is mwlogin.net. Yun lang po. And enter. Yun. Once na nakapasok na po tayo, enter lang natin yung password. Basically, pag first time nyo pong pumasok dito, makarating dito sa web interface niya, re-requestan niya kayo na gumawa ng bagong password. Okay? Sarili yung password, so dapat tandaan nyo na lang maigi. Kapag nakalimutan nyo, ready naman ulit, pindutin ng reset button. Reset nyo na lang kung nakalimutan nyo yung password po. Pero hanggat maaari, yung password lang madaling tandaan sa inyo, pero medyo mahirap hulaan. Okay? Ganun naman lagi. Kahit sa WiFi password, ganun din dapat. Pero ito, web interface password lang to. Parang ito yung admin password mo. So, ikaw ang gagawa ng sarili mong password, diskarte mo na yan. Tandaan mo na lang or isulat mo sa papel or lagay mo sa cellphone para hindi mo makalimutan. So, ako, nilagay ko na syempre. Enter na muna tayo. Once na nakapasok na kayo, punta tayo sa wireless. Ito po ang magiging makikita niyo yung features niya. Napaka basic lang po, like I said. Madali po siyang kontrolin or madali siyang i-familiarize. Kung marami kayong devices sa bahay niyo, I would recommend na OFDMA niyo para magamit niyo siya. Ito actually yung pinaka-meaning niya. OFDMA enables to multiple users to transmit data simultaneously and thus greatly improves speed and efficiency. Noted that only when your clients are also supports OFDMA can you fully enjoy the benefits. So, kung ang inyong mga devices, mga bago-bago, medyo high-end, so supported dyan malamang ng OFDMA. Hindi tayo sure, pero para mas okay, i-on nyo na lang to. Okay? Lalo kapag maraming devices na nakakonnect sa buong bahay nyo. Which is, dito sa amin, merong at least, sa nabibilang ko, merong 12 devices. Okay? Tatlong computer, dalawang laptop. Isa lang pala, isang laptop, mostly tablet and smartphones. So, umikot kulang-kulang nasa 12 devices. Wala pang bisita yon. Pag may bisita, ang dami. Mahato kami dito ng 20 plus. So, basically, kailangan ko talaga ng malakas at kaya niyang i-accommodate yung ganung karaming clients or ganung karaming devices at one time. Okay? So that's why pinili ko to si Mercusys ng TP-Link. Okay? So, tuloy tayo. So, kung gusto niyong gamitin ang 2.4 GHz, make sure na naka-enable lang. Kung ayaw niyong gamitin, tanggalin niyo yung check. Kung gusto niyo nang gamitin, lagyan niyo ng check. Okay? Ganun din kay 5 GHz, i-on and off niyo lang. Okay? Hindi ko na i-off kasi nakakonnect ako dito, baka mawala yung aking connection. So, tapos meron ding feature kung saan pwede nyo i-hide. Okay? Kung ayaw nyong nadidetect siya or nai-scan siya ng ibang wifi ng mga kapitbahay nyo, pwede nyo po siyang i-click i-hide. Pero make sure lang na picturean nyo muna ito siguro, screenshot, para meron kayong kopya. Para pag hinanap nyo, ilalagin nyo ang mga wifi na bagong devices or some reason, maglalagin uli kayo sa wifi. At least, alam nyo yung password at saka alam nyo yung pangalan mismo nung router. Okay? So ako, kunwari, lalagyan ko, papalitan ko na to from Mercusys, gagawin ko na sigurong QkotmanYT. Okay? Sa 2.4 GHz. Sa password, yun na lang din muna siguro. Dito naman, QkotmanYT 5G. Okay? Alright. So, sa-save lang natin, madi-disconnect tayo saglit. So, yan. Tapos, pag okay na, isa-save lang natin. Click the save. Dito sa baba, nandito po yung guest network. Okay? Kung ayaw nyong ipakonect si guest, yung mga bisita nyo, ayaw nyong ipakonect. Which, ito yung gusto ko sa kanya actually. Isa sa mga reason but na hindi ko sure kung meron dito si Xiaomi. Pero kasi napakahirap intindihin nung kay Xiaomi kasi na router. May Chinese kasi yon. Parang nakatranslate lang siya sa web browser ko para mas maintindihan ko. And sometimes, wrong grammar yung mga translation. So, nahihirapan ako minsan intindihin doon. And yun nga, para lang makonect mo siya, kailangan mo pang kumonect sa server ng, I don't know, medyo risky yung Xiaomi na router para sa akin. So that is why lumipat ako dito. At least mas localized ng konti ang itong Mercusys. At dahil TP-Link, mas kilala ko na at mas trusted ko na nga. Kung ayaw mong ipakonect ang mga guest, mga bisita mo, dito i-enable mo lang. Like 2.4 GHz, enable mo lang. Lagyan mo ng pangalan. Okay, lagyan natin. QkotmanYT guest. Sa 2.4 GHz lang siguro, okay na yan. And then, sa password, yan, kahit ano na lang. So, lagyan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AAA. Yun, ganun lang. Diba? And then, pag sure na tayo, saan natin i-click yung save. Save na natin, madi-disconnect mo tayo saglit. Yun. So, dahil ako disconnect tayo, login ulit tayo.
yun, connected na ulit tayo sa QkotMan pero 5G version lang. Okay, ako lang kumukonect sa 5G para mas masaya, para solid na sulit ko. Tapos lahat ng devices dito, aside sa mga devices ko, ang devices ko at least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So, 6 devices ko lang yon and 6 sa mga kasama ko sa bahay. So, that's why I need my 5G alone. Kasi 6 na agad, okay? Hindi pa kasama dyan kapag mayroon ako nire-review ng mga units. So, yun. Once na connected na tayo, ganoon din sa guest. Kita nyo naman kung paano i-set up sa guest. Punta naman tayo sa advanced version. Dito sa advanced kasi matutuwa kayo, lalo sa mga parents. Kasi meron dito silang parental controls. Sa parental controls, makikita nyo, pwede po kayong mag-set up dito ng mga ano ng mga anak nyo, okay? So basically, so like kunwari, mag-a-add tayo ng policy. Click lang itong add. Tapos, lagay natin kunwari, child 1. Okay? Tapos, ilalagay mo dito yung device ng anak mo. Click mo lang itong device plus na to. Yun. So, ito yung mga currently naka-connected sa router natin. Ito kay Mercusys. So, kunwari lang naman. Ilalagay natin itong cellphone ng anak natin or kapatid nyo or basta kahit sino na gusto mong ilagay sa ganitong policy sa parental control. Kunwari lang, i-add natin. And then, pagka in-add na, next lang natin. Lagay natin mga keyword. Kapag ginamit niya ang keyword na to sa pag-search sa Google Chrome, sa web browser, kahit anong web browser pa yan, ang ginamit niya. Once na ginamit niya ang keyword na to, like kunwari, porn, plus natin, tapos nude, add na yan. Ano pa ba mga pwedeng adult? Tapos sa time limits, like kunwari, Monday to Friday, ilang oras lang pwede silang maggumamit ng internet. Lagi natin kunwari 6 hours. Lagi natin 6 hours. Tapos Saturday and Sunday siguro more on pwede silang mag-internet hanggang 8 hours. Kunwari lang po. So yun. During bedtime siguro lagay rin natin ng restriction. Hindi sila pwede mag-internet during pag nag-start na ang 10 PM hanggang 7 AM bukas. Lagi natin mga 6 AM kunwari. Ganoon din sa weekend. Okay? Save natin yan. Once na ginamit nila yan, okay? Try natin, ha? Yan, tinatry natin ma-access ang X-Videos. Hindi na tayo makapasok. Okay? So, that's very useful po na feature. Pwede niya, hindi na po siya makapasok once na nilagyan nyo ito ng ganyang keyword para hindi ma-access ng mga bata. Very useful po ito sa mga parents, okay? Tapos anytime, pwede nyo i-edit. Pwede kayo magdagdag pa ng mga keyword kung gusto nyo. Block content, time control, so on and so forth. So, nandito lang. Basic na basic. Ito po, sobrang halaga po ito sa mga parents. So, I would recommend na gamitin nyo ito. Lalo na kung mga guardians kayo or parents. Okay? Next, another thing na gustong-gusto ko rito is yung quality of service nila. Itong QoS. Under advanced pa rin po tayo. Ito sa QoS. Sa QoS po kasi, pwede po kayong mag-set. Okay? Na pwedeng i-prioritize ang specific device. Like for this one, itong device ko, itong device na to is my iPhone 11 Pro. Itong isa. Okay? So, kapag inon nyo po siya, always, okay, wala pong limit. Wala pong limit yung kanyang usage at saka magiging priority siya ng router na bigyan ng mabilis at stable na internet. Okay, pwede nyo pong iset yan kahit anong devices yan, ilagay nyo as priority, so on and so forth. Okay, tapos kung ayaw nyo naman, pwedeng i-off nyo lang. Okay, hindi siya magiging priority. Maganda pa rin, stable pa rin ang connection niya, pero hindi nga lang siya ang priority talaga na may pinakamagandang at pinaka-stable na internet connection. Okay, once na inactivate nyo po ito si QoS, make sure na enable nyo lang. Ganun lang po siya kadali. Set up nyo lang dito kung alin dito ang para sa inyo. Okay? At syempre, supported din po niya ang WPS. Okay? Sa mga gumagamit po ng WPS, meron din po silang WPS feature. Okay? Pwede nyo i-off and in-on. And in-on. Okay? So, pwede nyo i-set up lang dyan. Kayo na po bahala dyan sa mga gumagamit lang po niyan. Okay? Dito rin po pala sa QoS, pwede nyo siyang i-limit yung bandwidth nga pala. Pwedeng 10 lang. Like dito sa akin kasi 70 Mbps lang po yung max na bandwidth na kaya ng internet provider ko. Yun yung subscription ko actually. Pwedeng 10 Mbps lang kung gusto mo na naka-control lahat. Pwede rin isagad mo. Siguro ilagay mo na rin sa like sa 1000 Mbps. Ganun din sa bandwidth, sa upload and download. And then save natin. Ganun lang. Okay, every time na may babaguhin kayo, make sure na isa-save nyo para hindi kayo pa ulit-ulit at hindi nyo na uulitin. Alright? Also,
Dito rin pala meron din siyang VPN server na feature, okay? So kung marunong kayong gumawa ng server, mag-setup ng server sa inyong router, meron din po siya, supported naman po niya. Kayo na lang po bahala dyan sa part na yan, okay? Hindi ko ituturoan dyan, medyo komplikado yan at madugo. Dito naman tayo sa security, punta tayo sa access control. Ito naman yung isa sa mga gusto ko rin. Ito yung ginagawa ko naman kapag may gusto akong i-block certain device or user dito sa atin, sa loob ng bahay na nakikigamit. I-enable mo lang yung access control, make sure na naka-highlight yung blacklist, and then click mo lang tong add button. And then piliin mo rito yung device niya, okay? Kailangan alam mo yung mga MAC address para mag-gets mo kung alin dito ang tinutukoy na device. Pero kapag alam mo na, click mo lang tong add, kagaya ng ginawa ko rito, may isa akong naka-block, binlock na device, hindi yan makakakonnect sa internet. Kahit anong gawin yan, asa pa siya, okay? Supported din po niya ang IP MAC binding, just in case curious kayo. Ang IP MAC binding is yan, pagsasamahin niya na yung MAC address and IP address sa isang device. Hindi na babaguhin ng IP address ng router nito. Sa kanya na lagi yan gagamitin. Once na kumukonnect siya sa router nyo, hindi niya na babaguhin yan. Kasi basically minsan, kapag matagal na hindi kumonnect ang device sa router, pagka kumonnect siya ulit, mababago na yung IP address na ginagamit niya. Iba yung naka-designate na sa kanya. Pero kung gusto mo talaga na kanya na lang yan, yung router, yung IP address na yan, i-click mo lang itong bind. And then hindi na po yan pwedeng magamit ng iba ang IP address na yan. Kapag ayaw mo na, modify mo lang ulit, okay na yan. Hindi na po siya kasama sa MAC binding. Mercusys, ano ang pinaka-final verdict? Ang pinaka-final verdict ko, makikita nyo naman siguro dyan sa screen, kapag siya po ang gamit ko, pag nag-YouTube ako, halos zero. Minimal to zero. Minimum talaga. Minimum lag or buffer to zero buffer talaga. Talagang na-deliver niya, hindi kagaya ng experience ko doon siya kay Xiaomi na router. Ito po, solid po ito. I would highly recommend. I'm sure hindi ito perfect, may mga flaw. Pero 1 week ko pa lang siyang nagagamit. Siguro after siguro a few months, baka makitaan ko siya ng flaw. But for now, solid po sa kanya ang aking internet experience. Hindi po ako nagkakaroon ng delay. Hindi rin po ako nagkakaroon ng mga lag or disconnect. Biglang sudden disconnect sa 5 GHz. Which is most of the time talaga naka 5 GHz ako. Mas preferred ko talaga ang connection ng 5 GHz kasi mas solid, mas buo yung connection. Tsaka lapit ko lang kasi sa router. Why not? Diba? So yun, hindi kagaya kay Xiaomi na di-disconnect siya. For some reason, hindi ko alam ang reason kung bakit siya nagkakaganon. So yun, Mercusys AX3000. So far, yun po ang impression ko sa kanya. A reminder ko nga lang po pala, ang mga router, kahit gano pa yan kalupit, gano po yan kabilis, gano kasing kaganda ang performance, kagaya nitong kay Mercusys na ito, kahit gaano pa po yung kaganda ang performance, at the end of the day, babase pa rin po yan sa binabato ng internet service provider nyo. Kung ang internet service provider nyo, like PLDT or Converge, yung bato nila ng internet, paggatol-gatol, paputol-putol, hindi stable, walang magagawa po si Mercusys dyan. Okay? Ang nagagawa lang po ni Mercusys is i-deliver. Okay? Yung same consistency, yung consistency na binibigay ng mga ISP, i-deliver sa mga devices ng sabay-sabay. Okay? Instead na pa isa-isa, sabay-sabay, pare-pareho po yung mag-i-enjoy. Pero once na ang internet service provider nyo ay wala talaga, napuputol, hindi consistent, hindi maasahan, unstable ang internet connection, wala pong magagawa si router doon. Kasi umaasa lang din po siya, kumukuha lang din siya ng internet sa inyong internet service provider. Kay Globe, Smart, PLDT, Converse, kung kanino man yan. Okay? Huwag niyo pong sisisihin si router doon. Pero kung stable naman ang internet nyo at ito ang ginamit nyo, sulit na sulit po. Hindi po kayo halos makakaramdam dito ng buffer. Siguro saglit-saglit lang kung makakaramdam kayo dito ng buffer, basta stable lang internet connection nyo. Kahit na marami pa kayong devices, dito nasa 12 na devices, wala pang kasamang bisita yan, solid po. Hindi po kami halos nakakaramdam dito ng buffer. Okay, pagsabay-sabay kami dito nagda-download, nag-i-stream, nag-YouTube, nag-upload ako, ilang gig ang ina-upload ko everyday. Ako mismo, highly recommended ko, Mercusys AX3000. Yung link sa video description, iwan ko, okay? So, I hope nakatulong ito sa mga naghahanap ng mga router na solid, Mercusys AX3000. Hanggang doon lang, this is Qotman. I'll talk to you again soon.